Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika ay lalo pang umigting matapos na mapilitang magpaputok ang mga pwersa ng Estados Unidos sa ilang mga Iranian vessels. Sumiklab ang tensyon nang magpaputok ang US Coast Guard ng 30 warning shots sa 13 armadong Iranian speedboats sa Strait of Hormuz. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na agad kumilos ang kanilang puwersa matapos mabilis na lumapit ang mga Iranian fast boats na may layong 150 yards lamang mula sa 6 na US military vessels na nakabantay sa isang nakalutang na US guided missile submarine. Ito ang pangalawang pagkakataon na sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa loob lamang ng 2 linggo matapos na pinaputukan ng isang US Navy warship noong April 26 ang mga Iranian fast boats sa Persian Gulf. Sinabi ni Kirby na they were acting very aggressively. Nagpaputok ang US Coast Guard cutter ng mga warning shots gamit ang .50 caliber machine gun nito bago umalis ang mga Iranian vessels. Hindi naman nagbigay ng komento si Kirby tungkol sa isang tanong kung binabalak ba ng Revolutionary Guard ng Iran na makipag-away sa US Navy. Sinabi ni Kirby na, "Sadly, harassment by the IRGC Navy is not a new phenomenon. It is something that all of our commanding officers and the crews of our vessels are trained for. This activity is the kind of activity that could lead to somebody getting hurt and could lead to a real miscalculation there in the region. And that doesn't serve anybody's interests." Nakita sa pinakahuling insidente na ang mga Iranian vessels ay mabilis na lumapit sa 6 na Navy ships ng Estados Unidos na nagbabantay sa nakalutang na USS Georgia, isang guided missile submarine, habang ito ay naglalakbay sa Strait of Hormuz. Samantala, ang guided missile cruiser na USS Monterey ay kasama rin sa nasabing convoy. Noong mga nakaraang araw, hinarang naman ng USS Monterey ang isang shipment ng mga armas sa Arabian Sea na pag-alaman na patungo umano ito sa Yemen na kung saan ang Houthi rebels na sinusuportahan ng Iran ay sangkot sa isang madugong civil war laban sa gobyerno ng nasabing bansa. Samantala, ang 2 Iranian boats ay humiwalay umano sa mga kasama nito at mabilis na lumipat patungo sa mga warships ng US Navy na kung saan ay agad namang hinarang ng isang Coast Guard vessel ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga warning shots. Bago pinaputukan ng US Coast Guard ang mga Iranian vessels, paulit-ulit umanong naglabas ang mga warship ng US Navy ng mga bridge-to-bridge verbal warnings. Ayon kay Navy Commander Rebecca Rebarich, ang spokeswoman ng US Navy 5th Fleet. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi ito nagtagumpay at dumiretso ang mga Iranian vessels sa mga barko ng Estados Unidos na may layong 300 yards lamang at agad itong pinaputukan ng mga warning shots ng US Coast Guard cutter Maui gamit ang .50 caliber machine gun nito. Pangalawang beses umanong nagpaputok ang nasabing US Coast Guard vessel na mga warning shots sa 2 Iranian boats at pagkatapos ay agad lumayo ang mga ito sa mga puwersa ng Estados Unidos ayon kay Rebarich. Tinanong naman si Kirby kung pwede bang direktang magpaputok at palubugin ng mga US Navy vessels ang mga Iranian boats
ngunit tumanggi itong ilarawan o ibahagi ang kanilang rules of engagement. Gayon paman, sinabi ni Kirby na they have the right of self-defense and they know how to use that. Binigyang diin rin ni Kirby na ang mga ginawang aksyon ng Iran ay nangyari sa Strait of Hormuz na kung saan ay mayroong makitid na daanan. Sinabi niya na it's an international waterway and of course when you're in the strait there are certain limits to your ability to maneuver. It is a choke point in the region so it's not insignificant that this kind of dangerous, unsafe and unprofessional behavior occurred there. Noong nakaraang buwan, isang American warship ang nagpaputok ng mga warning shots sa mga vessels mula sa Revolutionary Guard ng Iran at nagawa nitong lumapit sa patrol ship ng Estados Unidos sa Persian Gulf. At ito ang pinakaunang insidente na nangyari makalipas ang 4 na taon na kung saan nagsagawa ng agresibong hakbang ang US Navy upang maiwasan lamang ang mga Iranian ships.